The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came to the eighth day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, his name will be John." But he answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs, asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mahalaga ang ating pangalan, sapagkat ang ating pangalan ay bigay ng Diyos sa atin. Nung tayo bininyagan, tinawag ng Diyos sa pamagitan ng pare ang ating pangalan. Binanggit niya ang pangalan mo at sinabing, "Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ibinigay ng Diyos sa iyo ang iyong pangalan. Nung kami maliit na bata, pagkatapos ng simbang gabi, mga itong mga oras, pauwi kami galing sa pagsisimbang gabi. Kumpleto yung pamilya namin. Nanay, tatay, kami magkakapatid. At habang kami pauwi, sabi ng tatay, kasi yung gospel noon ay tungkol sa mga pangalan, yung talaan ng pangalan ng mga ninuno ni Jesus, yun yung gospel na puro pangalan. Sabi ng tatay, "Mga anak, wala kaming may pamamana sa inyo, ha? Kasi di naman tayo mayaman, mahirap lang tayo. Yung tanging pamana namin sa inyo ay ang aming malinis na pangalan. Kami ng nanay ninyo, nagsikap kaming maging mabuting tao dito sa ating bayan. Wala kaming sinaktan, walang dinaya, walang niloko, walang inapi. Kahit mahirap lang kami, tinulungan na, pinagsikapan naming makatulong sa iba. Kaya ingatan ninyo ang ating pangalan. Yan ang aming tanging pamana sa inyo. Ang aming malinis na pangalan. Yan ang aming binibigay sa inyo." Nang si Kristo ay naging tao at sinilang sa mundo, binigay natin sa Kanya ang ating pagkatao. At binigay naman ni Kristo ang Kanyang pagka-Diyos sa atin. Binigay niya sa atin ang Kanyang pangalan. Kaya ang tawag sa atin ay Kristiyano. Daladala natin ang pangalan ni Kristo. Kaingatan natin ang ating pangalan. At ingatan din natin ang pangalan ng iba. Huwag nating sisirain ang ating pangalan at huwag nating sisirain ang pangalan ng iba. Kasi ang pangalan kasi, sabi ko, napakahalaga. It's very precious. Parang babasaging kristal yan eh. Pag yan ay sinira mo, pag yan ay binasag mo, mahirap nang mabuuli. Kahit pag dikit-dikitin mo pa yan, kahit ligano pa yan ng glue para mabuo, may lamat na. Sira na eh. Hindi niyo alam, nakakasira kayo ng pangalan ng iba kapag nakakalap kayo ng mga kwentong hindi totoo, magchichismis, taytay ng kwento na wala namang katotohanan.
kakasira ng buhay. Alam nyo, pag kayo'y naninira ng pangalan ng iba, para na rin kayong pumapatay. At mas masahol pa sa pagpatay. Kasi pag sinira nyo ang pangalan ng iba, parang inililibing nyo sila ng buhay. Ito yung magandang paalaala sa atin. Ingatan natin ang ating pangalan. At ingatan natin ang pangalan ng iba. Kung sino ating igalang ng iba ang ating pangalan, igalang din natin ang pangalan ng iba. Tandaan natin ang ating pangalan, bigay ng Diyos sa atin. Dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Damay ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa, ginagawa natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.